Oh, magandang umaga po. Good morning. Yan. Mukhang ready na po ang lahat. Salamat sa ating dakilang Diyos, sa kanyang kabutihan at kabanalan at kahabagan sa atin at pag-iingat sa araw-araw. Tayo po ay magtumayo bilang paninimula sa ating pananambahan ngayon. Tunay nga, lahat ng pagsubok o hamon natin sa buhay ay tanging si Jesus lamang ang ating naging sandigan. We are truly blessed dahil po ay tayo naririto sa umagang ito at inilaan po natin ang oras na ito para sa ating dakilang Diyos. So, bago tayo mag-start, ating kamayan, kawayan, ngitian yung ating mga katlapi at batiin natin ng isang magandang umaga. Yan, ikot tayo! Ikot! Unti lang tayo eh. Pero mamaya, dadami tayo. Yan. Yan. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Yan. Salamat sa Panginoon sa buhay at oras ng bawat isa na ipinagkaloob na natin sa ating Panginoon. Sabi sa Psalm 100, verses 1 to 2, shout for the Lord, all the earth, worship the Lord with gladness, come before Him with joyful song. So tayo po ay umawit ng may kagalakan sa ating puso. Ilaan po natin ang ating puso't isipan sa mga oras nito para sa Panginoon dahil siya ay mabuti at napakadakila sa ating buhay. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, kami ay lumalapit sa iyo ng pusong nagpapasalamat, Panginoon. Handang sumamba sa iyo, Panginoon, ibigay ang lahat ng karangalan, kaluhatian at papuri, O God. Nagpapasalamat kami sa inyong pag-ibig at habag na walang tigil, Panginoon, sa biyaya na nagpapanatili sa amin palagi, Panginoon, sa buhay at kalakasan, nagsisilbing kalakasan namin, Panginoon, upang muling bumangon at magpatuloy sa iyo. Salamat sa lahat ng pagsubok na nagsilbing kalakasan namin, Panginoon, na tumayo, Lord God, at sumunod sa iyo, Panginoon. Sa mga oras nito, Panginoon, kami ay aawit sa iyo ng papuri at pasasalamat. Hiniling namin na puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang kami ay maging bukas na tanggapin ang lahat ng meron sa amin, Panginoon. Dalangin namin na ang iyong presensya ay madama sa lugar na ito, Panginoon. At ang iyong liwanag ay sumikat ng maliwanag sa pamagitan namin, Panginoon. Nawa sa oras na ito ay maranasan namin ang kapahingan, kapayapaan, kagalakan at kasiyahan, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Alisin mo lahat ng balakid sa araw na ito, sa aming pagpupuri sa iyo, lahat ng gawain ng Diablo, Panginoon, na nagiging hadlang para purihin at pasalamatan ka namin. In Jesus' name, wala kang karapatan sa lugar na ito. At we pray, Lord God, anuman po yung mga dinadala ng bawat isa, nahihirapan man sila o masaya sila, Panginoon, we pray, Lord God, na ang puso namin, Panginoon, ay tapat pa rin naglilingkod sa iyo, Panginoon, dahil alam namin, nararanasan namin ang iyong comfort, Panginoon, ang iyong pag-iingat, ang iyong guidance, Panginoon. Salamat din, Lord God, sa knowledge and wisdom na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon, sa buhay at kalakasan na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon, sa pagising namin sa umaga, Lord God, salamat sa iyong pagpapala. We pray, Lord God, na ang bawat isa, Lord God, na nandito sa harapan, na tatayo sa harapan, Panginoon, na itago mo sa iyong likuran, na maihihayag ka, Panginoon, na hindi ang aming mga talento, hindi ang aming mga sarili, kundi ikaw lamang, Panginoon. And we pray, Lord God, sa lahat ng aming mapapakinggan na salita, Panginoon, na wanga ito ay tumimo sa aming puso't isipan, na hindi kami aalis ng simbahan nito, Panginoon, na hindi kami punong-puno ng kaalaman sa iyong mga salita, kundi uuwi kami, Lord God, na daladala ang mga salita na ito, Panginoon, at maging silbing kalakasan namin, at ma-share namin sa mga tao, Panginoon, na nanghina at hindi ka pa nakikilala, Lord God. May pray, Lord God, na ikaw manguna sa araw na ito, maranasan ng bawat isa ang kaligayahan, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, at aawit kami na may pusong pasasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong natatanging pangalan, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung tayo po ay handa na, sabi sa kanyang salita sa Jeremiah chapter 32 verse 17, Lord God, it is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. Nothing is too hard for you. Amen. Amen. We believe that God made the heaven and earth by his power and greatness. Amen. Hallelujah.
Kaya pinupuri ka namin, Panginoon, dahil lahat ng bagay, lahat ng aming hinihiling ay kaya mong gawin dahil walang imposible sa iyo. Hallelujah. Pupurihin pa sa salamat ka namin, Panginoon. We praise your name on high. Hallelujah. Yes, Jesus. To you, I can do anything. I can do all things. Yes, it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Hallelujah! Palakpak po natin ang ating mga kamay para sa ating Diyos na buhay.
Jesus. Let's feel His presence today. Let us worship Him with all of our heart. Hallelujah. Yes, Jesus. You're worthy to be praised, O God. Every time.
give our heart to Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na kaming mga anak mo, Lord God, ay gustong maging ikaw, Panginoon. Kaya kami ay naririto, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng totoong at tapat na pagsunod sa iyo, Panginoon. Give us have a good heart, Panginoon, as a servant, O God. Nakatulad mo, Panginoon. Yes, Jesus. Awitin natin ito ng isang panalangin sa ating Panginoon na may pasasalamat. Wherever you go,
I set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the to worship the Lord, feel His presence. Alam, buhay natin ay para sa Panginoon. Lahat ng ating ginagawa ay para sa Panginoon. Ang araw na ito ay para sa Panginoon. Dahil alam natin na tanging mahal tayo ng ating Diyos na buhay. Kaya mahalin natin siya ng buong puso natin, buong buhay natin. Hallelujah. Your work is to be praised, O God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You were close like the water. I know you are so Father. I know you are so the goodness of God is Jesus. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing. Thank you.
ito, Panginoon, ipinaalay namin sa iyo na may papuring pasasalamat sa tanging pangalan mo. In Jesus' name, amen. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Tayo po'y dadako na sa ating scripture reading. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Kung kayo po ay may mga Biblia, makibukas po tayo sa Santiago chapter 1, verse 2 to 4. Santiago chapter 1, verse 2 to 4. 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging bungang ganap at walang pagkukulang. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Salamat sa ating tagabasa. Good morning, everyone. Excuse me. Ngayon po ay ikalawang linggo sa ating series na pinamagatang The Journey of Faith. And last Sunday, we talked about the call of faith by looking at how God called Abram. And then later on, he was called Abraham. And how he responded by faith. This morning, we'll be looking at the trials of faith. Yan. The trials of faith. Building endurance through testing. Pag-aaralan po natin ang isang passage mula sa aklat ni o sa sulat ni James o Santiago. Specifically, James 1:2-4. Which provides profound insights into how we are to approach and understand the trials we face as believers. Buksan po natin ang ating mga puso, buksan po natin ang ating mga isipan sa salita ng Diyos sa umagang ito at explore po natin kung papaano po o ito pong topic patungkol po sa trials of faith. Mula po doon sa binasa natin kanina, James 1:2-4, ganito po yung sinasabi sa English. Naipo. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Tayo po sandaling manalangin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Muli niyo po kaming tinipon sa lugar na ito, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo ang bawat isa na narito, Panginoon. Dalayan ko po ang aming mga puso at isipan ay buksan niyo po. At sa pamagitan po ng inyong salita ay ma-enlighten po kami, Panginoon. We pray for the Holy Spirit to fill us. And we pray, O God, na ingatan niyo po yung mga kapatiran po namin na on the way pa lang, papunta pa lamang po rito. At nawa nga po ay makarating sila rito na ligtas at payapa, Panginoon. At nawa po sa aming sama-samang pananambahan sa umagang ito ay patuloy kang mabigyan ng kaluguran at maitaas sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong presensya sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. At nawa nga po ay ikaw po ang siyang mangusap at magministeryo sa bawat isa na makikinig ng inyong mensahe sa umaga ito. Salamat po. Ito pong ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sulat po na ito ni Santiago ay naka-address sa 12 tribes na noon ay nakakalat sa iba't ibang lugar sanhi ng persecutions na kanilang nararanasan. Ito po ay para sa mga Jewish Christians na naninirahan sa labas ng Palestine. Itong mga sinaunang Kristiyanong ito ay madalas humaharap sa mga persecutions. Matinding persecutions po yung kanilang kinakaharap o yung pag-uusig at iba't ibang mga pagsubok dahil sa kanilang pananampalataya. Overall, ang James 1:2-4 ay nag-encourage sa atin
na mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon na magkaroon tayo ng positive attitude patungkol sa mga trials. At tingnan po natin ito na mga opportunities para sa ating spiritual growth and development. So huwag po natin tingnan yung mga pagsubok as problema, kundi tingnan natin ito as opportunity para tayo lumago at ma-develop yung ating buhay Kristiyano. Yun po yung purpose. Kaya tayo dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok upang lumakas at lumago ang ating pananampalataya. Kumbaga, yan po ay mga spiritual vitamins. Yung mga pinagdadaanan natin na mga trials and challenges sa ating buhay, yan po ay mga spiritual vitamins. So, kapag tayo po ay dumadaan sa mga matitinding pagsubok, ang sabi po ni James ay, una, consider it pure joy. Tingnan natin ito at magalak tayo kapag tayo ay dumadaan sa mga matinding trials and challenges sa ating buhay. Para ang hirap naman yata na magalak kapag tayo ay dumadaan sa mga matitinding pagsubok, di ba? James begins with a challenging command. Sabi niya, magalak kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Itong kagalakan na ito na sinasabi ni James ay hindi naguugat o nagmumula doon sa trials mismo. Dahil itong mga trials na ito, madalas, ito'y nagdudulot sa atin ng hirap at pasakit. Di ba? Kapag tayo dumadaan sa mga mahigpit na pagsubok, ang dala nito sa atin, ang dulot nito sa atin ay hirap at pasakit. So, kung doon ka titingin, hindi ka nga magagalak. Napakahirap magalak kapag ikaw ay tatad ng problema. Napakahirap magalak kapag yung lalagyan mo ng bigas ay kumakalantog na. Nag-iingay na. Wala ka ng masalok. So, hindi po sinasabi ni James na magalak tayo doon sa pagsubok mismo. No? Ang sinasabi ni James na dapat tayo magalak ay doon sa katotohanan na ginagamit ng Diyos ang iba't ibang pagsubok upang hubugin o i-shape at palakasin ang ating pananampalataya. That's the reason. That's the purpose of trials of many kinds. Iba't iba yan, no? Sabi ni James, magalak tayo kapag may mga pagsubok. Ang kagalakan sa gitna ng mga pagsubok ay hindi nangangahulugang natutuwa tayo dahil sa dinaranas nating mga problema o mga pagdurusa. Kundi dahil alam natin na ang Diyos ay kumikilo sa pamamagitan ng mga trials na ito para sa ating ikabubuti at para sa Kanyang kaluwalhatian. Sabi po sa Romans 8:28, "And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Consider po natin ang isang diamond. In its raw form, ang diamond po ay para lang isang ordinaryong bato na makikita sa mga jewelry stores. Magaspang, walang kinang, at hindi siya maganda, ba? Diamond 'yan. Pero hindi pa siya na-process. Raw form, no? Para maging isang maganda, makinang, kahanga-hangang alahas, kinakailangan itong dumaan sa proseso ng cutting, grinding, and polishing. Ang bawat stage ay kinakailangan ng matinding pressure at friction. Maraming pukpok at hasa itong pinagdadaanan. Subalit, dahil sa prosesong ito, ito ay lumalabas ang kanyang angking kagandahan at kinang. So bago po siya naging ganyan, matindi yung pinagdaanan niyang pukpukan, hasaan, at kung ano-ano pa, no? Bago siya naging isang magandang diamond, no?
Pero kanina nakita natin gano'n siya kapangit. Similarly, consider the life of Corrie ten Boom. Si Corrie ten Boom ay isang Dutch Christian. Kasama ang kanyang pamilya, sila po ay tumulong sa maraming Hudyo na makatakas sa Nazi Holocaust noong pong World War II. Si Corrie at ang kanyang kapatid na si Betsy eventually ay nahuli at sila po ay ikinulong sa isang concentration camp. And the conditions on that camp were horrendous and they faced unimaginable suffering. Matinding suffering po na hindi natin ma-imagine yung kanilang pinagdadaanan doon sa concentration camp. Subalit, sa gitna ng mga trials sa kanilang pinagdadaanan, sabi ni Betsy kay Corrie, "There is no pit so deep that God's love is not deeper still." Para sa kanila, wala nang mas lalalim pa sa pag-ibig ng Diyos. Kahit na sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang buhay, sila po'y nakasumpong ng kagalakan at pag-asa sa kanilang pananampalataya. Sila po, sa kabila ng kanilang kalagayan, ay patuloy na nanalangin, patuloy na nagbabasa ng Biblia, at patuloy na kanilang ibinabahagi ang kanilang pananampalataya sa kanilang kapwa preso. Dahil dito, sila po ay nakakasumpong ng kalakasan at layunin sa kabila ng kanilang matinding pagdurusa. Just like the diamond that is refined through pressure and friction, our faith is strengthened and perfected through the trials we endure. Mga kapatid, kapag tayo po ay humaharap sa mga pagsubok, thank you. Kapag tayo po ay humaharap sa mga pagsubok, we have a choice. Ano po yung mga choices natin? Pwede natin itong tingnan bilang isang napakabigat na pasanin. Choice number one, kapag ikaw humaharap sa trials, pwede mo siyang tingnan bilang isang napakabigat na pasanin. Or, choice number two, pwede mo siyang tingnan as opportunities for growth and transformation. Kagaya ni Corrie at Betsy, we can find joy in the midst of trials by trusting in God's love and purpose for our lives. Yung pong mga trials na niyaharap natin, they are not meant to break us, but to refine us. Ang purpose po niyan, para tayo ay i-refine katulad nung diamond. Ito po'y tumutulong sa atin para tayo po ay mag-mature. It helps us to become mature and complete, lacking nothing. So, the next time na tayo po'y maka-encounter ng mga mahihirap na sitwasyon, remember the diamond. Embrace the process, trust in God's plan, and find joy in the knowledge that you are being shaped into something beautiful and strong. No? Yun po yung purpose. Kaya tayo dumadaan sa mga mahihigpit na pagsubok. Para in the end, we can be beautiful and strong. Yes, mga beautiful na kayo ngayon. But you can still be more beautiful and more strong as you face trials. No? Yun po mga trials na yan, sabi ni James, trials of many kinds. Sabi sa verse 2, trials come in different forms and sizes. Whether they are personal, hardships, persecution for our faith, challenges in relationship, health crisis, or any other adversity we encounter in life. So marami po yan. Iba't ibang pagsubok, iba't ibang forms and sizes. Minsan magaan, minsan mabigat. So wag na po tayo magtaka, wag na tayo magulat
These trials can vary greatly. Emotional struggles, maaring yan ang physical illnesses, financial hardships, relational conflicts, or spiritual battles. Yun po yung mga different trials of many forms and sizes na pinagdadaanan natin, na encounter natin. Minsan, di ka patapos doon sa isa, meron na naman. Minsan, paulit-ulit. Each type of trials applies different pressures and challenges upang matest yung ating faith and perseverance. Ang bawat trials po ay nagbibigay sa atin, nagdudulot sa atin ng opportunity para tayo lumago at tayo po ay lalong kumapit sa Panginoon. At sa ganitong paraan po, yung ating pananampalataya sa Diyos ay lalong lumalim at lumakas. Tingnan po natin si Joseph. Hindi po yan si Joseph Tatton. Siya po si Joseph the Dreamer. No. Hindi si Joseph the Guitarist. No. Consider po natin yung story ni Joseph. Humarap siya sa maraming pagsubok. Ano ba yung mga pagsubok na kanyang hinarap at pinagdaanan? Una, tinrader po siya ng kanyang mga kapatid noong siya po'y ibinenta upang maging alipin. Napunta po siya sa bahay ni Potiphar at doon po sa bahay ni Potiphar ay pinagbintangan siya na gusto niyang halayin o tinangka niyang halayin yung asawa ni Potiphar. Kaya po, nakulong siya. Sa kabila ng iba't ibang matitinding pagsubok na kanyang pinagdaanan, si Joseph ay nanatiling tapat at matibay sa kanyang pananampalataya. Sana ganito rin si Joseph the Guitarist. No? Matibay. Sa huli po, siya'y nagkaroon ng mataas na posisyon sa Egypt at dahil dito, nagawa niyang iligtas ang kanyang buong pamilya at iba pang maraming mga tao sa Egypt sa matinding taggutom. Through his trials, God shaped Joseph's character and prepared him for a greater purpose. Ang sabi pa ni James, merong testing of your faith. At yung testing of your faith produces perseverance. Sabi rin sa verse 3, sapagkat alam ninyo na lalo gumagiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok ngayon. So ang end result po nito, nitong mga testing na ito, ay upang maging matatag ang ating pananampalataya. Sa pamagitan po ng mga trials ay sinusubok ang ating pananampalataya kung tunay ba o bogus. Kung genuine ba o fake ang ating pananampalataya. Kung pure diamond ba o puwit ng baso. Makikita daw ang tunay na pananampalataya hindi sa panahon na maluwan ang buhay, kundi sa panahon na puno ng pagsubok at pagdurusa. Sa panahon ng pagsubok, dito makikita kung saan ba tayo tunay na magtitiwala. Sa ating sariling kalakasan ba o sa biyaya ng Diyos na sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Enduring trials with faith produces steadfastness or perseverance. This steadfastness is not passive endurance but an active, resilient faith that remains firm in the face of difficulties. Consider the story of Job. Si Job, he was a great man of faith and integrity. Pero sa kabila ng lahat ng iyan, humarap siya sa napakatinding pagsubok sa kanyang buhay. Nawala po yung kanyang kayamanan, lahat ng kanyang kayamanan. Nawala yung kanyang buong pamilya, lahat ng anak niya sa isang araw nangamatay. Lahat ng mga alagang hayop niya sa isang araw nangamatay.
Despite these hardships, Job remained steadfast. Nanatili po siyang matatag. Nanatili po siyang nananampalataya sa Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang mga sufferings, yung pong kanyang katatagan sa kanyang pananampalataya ay lalo pang lumago at lalo pa siyang naging matatag. And he ultimately experienced restoration and a deeper understanding of God's sovereignty and goodness. Lalo po niyang nakita kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang buhay. Yung pong lahat ng nawala sa kanya, binalik ng Diyos sa kanya hundredfold. Higit pa kaysa doon sa dating kayamanan niya, lahat po yun ay binalik ng Diyos sobra-sobra pa. Dahil nanatili siyang matatag at tapat sa kanyang pananampalataya at lalo niyang napatunayan na ang Diyos ay mabuti sa kanyang buhay. Ang testing ng ating pananampalataya ay maihalong tulad natin sa isang marathon runner. Paano ba sila mag-training? Ang mga hamon at kahirapan sa buhay ang sumusubok sa ating pananampalataya. Katulad ng isang marathon runner, bago po siya makasali sa competition, matinding training ang kanilang pinagdadaanan. In the same way, yung pong mga trials and challenges sa ating buhay ay training po yan para po tayo ay maging malakas, matatag, no? Sa ating pananampalataya. Minsan po, umaabot tayo sa dulo ng ating pisi. Pero huwag po tayong bibitaw dahil sa pamamagitan ng pagsubok na ito ay nagiging matatag ang ating pananampalataya. Ang bawat pagsubok na pagtagumpayan natin ay nagpapalakas ng ating spiritual muscles upang lalo tayong maging matibay at handang humarap muli sa mga darating pang pagsubok sa ating buhay. So bukod sa vitamins, ito po'y nagdudulot sa atin ng muscles, spiritual muscles. Kaya po, lalo tayong lumalakas. Perseverance leads to maturity. Hinighlight po nito ni James yung purpose of perseverance in the Christian life to make us upang tayo po ay maging ganap at walang pagkukulang. Kaya po, sabi ni James, mayroong mga pagsubok, kailangan nating maging matatag, kailangan nating maging matyaga upang tayo po ay maging ganap at walang pagkukulang. To make us mature in our faith. Now, this maturity is holistic. Ito po isang holistic growth kung saan hindi lang po yung ating physical bodies ang nade-develop, hindi lang yung ating development na ito, ito pong maturity na ito, ito pong growth na ito ay holistic. Ibig sabihin, ito po ay kasama rito yung spiritual, emotional, at maging yung ating moral values ay kasamang nadidevelop at nagmamature kapag tayo po ay dumadaan sa mga trials and testings at nalagpasan po natin ito. In other words, nagiging mas katulad tayo ni Kristo dahil sa mga pagsubok na ito. The result would be Christ-like character. Magiging katulad tayo ni Kristo. Kapag na-attain natin ito, hindi na tayo parang balat sibuyas na makantilang ng konti yung ating ego, sumusulak na yung ating dugo, o sumasama agad yung loob natin. Dahil kapag matured ka na sa iyong pananampalataya, iba ka nang mag-isip. Matured na ang iyong disposition. Iniisip mo na ngayon, kung si Kristo kaya ang nasa sitwasyon ko, paano kaya siya magre-react? Itong maturity na ito ay tumutukoy sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ito po'y paglagong espiritual, emosyonal, at moral.
Imagine a grapevine. In its early stages, a grapevine is fragile and susceptible to the elements. However, with time, care, and the perseverance to withstand harsh weather, ito po ay lumalago, lumalakas, at nagsisimulang mamunga. So, yung trial sa kanyang pinagdadaanan, may bagyo, may tagtuyot, kasama pa dyan yung pruning, no? Na ginagawa nung nag-aalaga sa kanya. No? Dahil sa mga nalalagpasan niyang mga pagsubok sa kanya, ito po'y lumalakas, lumalago, at nagsisimulang mamunga. And eventually, ito po'y nagmamature at nagiging isang malago at malakas na puno ng ubas. At siya po ay nagpo-produce ng masagana at mataas na kalidad ng bunga. Similarly, ang ating pong mga spiritual life ay nagre-require ng katiyagaan, katatagan sa gitna ng mga pagsubok. Ito pong mga experiences natin ito ay tumutulong sa atin na tayo po ay maging mas malakas at maging mas mature sa ating pananampalataya. And ultimately, ito po ay nagdudulot sa atin na tayo po ay maging mabunga sa kaharian ng Diyos. Ngayon, paano natin isa sa buhay ang mga bagay na ito? So, application tayo ngayon. Una, sabi riyan, embrace trials with joy. When trials come, baguhin po natin yung ating perspective. Let us shift our perspective from mere endurance to seeing them as opportunities for spiritual growth and deeper intimacy with God. So, kapag po meron tayong kinakaharap ng mga pagsubok, kapag meron tayong pinagdadaanan, tingnan natin ito as opportunity for spiritual growth. At mas lalo pa tayong mapalapit sa Diyos. Huwag natin itong tingnan as problema. Tingnan natin yan bilang pagkakataon na tayo po ay lalo pang lumago at lalo mapalapit sa Panginoon. And then let us seek God's wisdom. In times of trial, humingi po tayo ng wisdom sa Diyos kung paano natin to haharapin, paano natin to pagtatagumpayan. Let us ask wisdom from God to navigate through challenges and to discern His purposes in our circumstances. No? So humingi tayo ng Diyos at discernment. No? Humingi tayo ng wisdom at discernment. Ano ba ang purpose nito? Lord, ano ba ang purpose nitong trials na ito? Bakit ba ako pinapadaan dito? No? And then, encourage one another. No? Kaya napaka-importante po yung testimonies. No? Kala natin, ganun-ganun lang yun. No? So kapag prayer meeting, meron tayong mga testimonies, no, na sinishare. Kala natin, wala lang yun. No? Pero ito po'y malaking bagay na nagdudulot ng encouragement sa mga nakakarinig. No? Baka yung sinishare mo ay kasalukuyan niyang pinagdadaanan. No? So, ma-encourage siya ngayon. Meron palang pag-asa. No? So, encourage one another. Let us support and encourage fellow believers who are going through trials, reminding them of God's faithfulness and His promises. And lastly, persevere in faith. As we face trials, let us hold fast to our faith in God's sovereignty and goodness, katulad ni Job. Magtiwala tayo sa Kanya na isusustain niya tayo at tutulungan niya tayo na malagpasan, mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan at tayo po ay
mag-mature sa ating pananampalataya. In conclusion, mga kapatid, the trials we face are not meaningless or random occurrences in our lives. Yung mga pinagdadaanan po natin na yan ay makabuluhan, makahulugan. At hindi po random na mapangyayari lang yan sa ating buhay. Through them, God is refining our faith. Nire-refine niya tayo. Sineshape niya, hinuhubog niya yung ating karakter at hinahanda niya tayo para sa kanyang layunin sa ating buhay. Nawa, tayo po ay i-approach natin, harapin natin ang bawat pagsubok ng may katatagan at katapatan sa ating pananampalataya. Dahil alam natin na ang Diyos ay tapat at siya po ang magtatapos sa kanyang sinimulan sa ating buhay. So let us count it all joy. For in our trials, we are being transformed into the likeness of Christ. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you for your word that teaches us the purpose and value of trials in our lives. Bigyan niyo po kami ng lakas, ng wisdom, upang mapagtagumpayan natin, namin, Panginoon, malagpasan namin ang bawat pagsubok na may encounter namin. And may your Spirit work in us to produce steadfast faith and maturity. Tulungan niyo po kami na magtiwala sa inyong sovereign plan. At sa pamagitan ng mga trials na ito, we can find joy in knowing you more deeply through every trial we face. In Jesus' name, we pray. Good morning po sa ating lahat. Amen. Tayo po'y darako na sa pagbibigay sa umagang ito. Amen. Kung may mga Bible po tayo, pakibukasan po sa Proverbs o sa Kawikaan chapter 3, verse 9 to 10. Sabi po doon, si Yahweh ay hundugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo, sa kanya ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi na nga apaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Amen. Kung ano po yung pinaka the best offering na mabibigay natin sa Panginoon. Isang beses may narinig akong message ng isang pastor. Sabi niya, yung dala niyang pera kasi medyo luma, parang nahiya siyang ibigay. Pero, Lord, ito talaga yung dala ko, pero hindi naman sinasadya. Kaya kung meron tayong mga pera, yung bago bigay natin para sa Panginoon. Kasi yung the best offering na maibigay natin sa Panginoon, yung pinakamainam. Sinabing mainam, better. Kung may best, mas maganda. Amen. Sige po, tayo po ay magbigay na sa umagang ito. Amen. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving. And it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give, give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaking together and running over. Give, and it will come back to you. When you give, give to the Lord. Give it love. Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa lahat ng pagbabala mo, sa lahat ng biyaya, Lord, opportunity, sa lahat ng mga binigay mo sa amin, maliit man o malaki, pinapasalamat namin sa inyo lahat. Una, Lord, yung aming lakas, yung aming kalusugan, salamat po, Panginoon. Lagi, Lord, sa aming pagising sa umaga ay isang biyaya na po, Panginoon. Hindi namin magagawa yung hanap buhay o yung mga gawain, Lord, kung wala yung lakas tsaka yung patnubay-gabay mo. Salamat, Lord, sa mga kaloob na nasa aming harapan
Dalangin ko nga, Panginoon, na ang mga kaloob na ito ay patuloy mong pagpalain pa. Ito ay magamit sa gawain mo, sa ikararangal mo, Panginoon. Maging doon sa mga lahat ng nagbigay, or the resources that we have, Lord, na patuloy mo pang pagpalain pa. At nawa yung lahat, God, ng mga aming trabaho, mga negosyo, hanap buhay, ay patuloy mo, Panginoong, ikaw ang mag-sustain. You're the great provider and supplier of all blessing, Lord. At yun ay binabalik namin sa inyo, Lord. Maging doon sa mga naghahanap ng trabaho, willing magbigay pero walang maibigay, dalangin ko, Panginoon, na samahan mo sila sa kanilang journey, na someday, in your perfect time, bigyan mo sila, Panginoon, ng pagkakakitaan, makatulong sa kanilang pamilya, Lord, sa iyong gawain. Salamat, Lord. We honor you in Jesus' name. Amen. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Are we blessed? Are we blessed? Amen. Napakaganda po ng mensahe sa umagang ito. Sa ngayon, siguro kung wala pa tayong masyadong pinagdadaanan sa buhay, parang wala pa rin, hindi pa siya masyadong magsisinkin sa atin. But there will come a time na yung mensahe na pakinggan natin, it will all make sense. Amen po ba? Ngayon po, idadako na tayo sa ating acknowledgement. And first of all, we would like to welcome everybody na nandirito ngayon na sumama para makipag-fellowship sa ating mga brothers and sisters. And also, for our leaders today, we thank you, our praise and worship team na nag-lead sa atin sa umagang ito. Sa ating call to worship, Vanessa Asas. Scripture reading, Alexis Vasquez. Call to offering, Pastor Vlad Venus. Speaker for today is Pastor Rafi Malang. So sa ating praise and worship team, for our song leader kanina is Vanessa Asas. Sa ating mga backup, Monica Fernandez and Leisure Galito. Guitarist, bassist, drummer, the Tatton Brothers. And for our church activities, prayer meeting every Wednesday, 8 p.m. Youth Connect, Saturday, 5 p.m. And for our Sunday School, Sunday, every 3 p.m. mamaya. And for our July celebrants, sa darating na 19th of July, Nene Carbinilla. And sa 21st ng July, Maricar Habinar. So, batiin na lang natin sila through Messenger. And, yeah. For next Sunday, wala pa to be announced, so stay tuned. Ayan lamang po. Maraming salamat. Tayo po ay muling magsama-sama sa pananalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na kami po'y sinamahan po ninyo sa pananambahan na ito, Panginoon. At kami po ay nagpupuri sapagkat napakabuti niyo sa aming buhay, Panginoon. At tunay nga po na hindi po kayo nagkukulang sa bawat isa. At sa mga oras nga po ito, kami po ay patuloy na dumudulog sa inyo. Nilalapit po namin sa inyo, Panginoon, yung po mga bagay na bumabalisa sa amin, yung po mga bagay na nagiging cause upang kami po ay mag-isip at minsan hindi nakakatulog. Dalhin ko, Panginoon, na ang lahat ng kabigatang ito ay inyo pong palitan ng kapayapaan, Panginoon. Sapagkat sa inyong salita, nagsasabi po na kung kami po ay idudulog namin sa inyo ang lahat ng aming pangangailangan, ito pong mga pangangailangan ito ay inyong tutugunan at ang amin pong puso't isipan ay inyo pong papayapain. Dalahin ko po, Panginoon, na maranasan ng bawat isa ang kapayapaang nagmumula sa inyo. Dalahin ko nga po, Panginoon, na masumpungan namin ang kapahingahang ipinapangako po ninyo. Dalahin ko, Panginoon, na sa paglabas namin sa lugar na ito, kami po, Panginoon, ay aharap sa mga panibagong hamon at mga pagsubok ng may kalakasan, katatagan, at higit sa lahat,
pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, sa inyo lamang kami mananalig at magtitiwala sa anumang pagdadaanan namin, Panginoon, sapagkat kung kami po sa inyo nagtitiwala, kami po ay inyong sasamahan, tutulungan sa lahat ng sitwasyon sa aming buhay. At sa ganitong paraan, kami po ay patuloy lalago, magmamature, katulad po na sinasabi ni James sa kanyang sulat, will be maturing and lacking nothing. Salamat, Panginoon, dahil sa inyo, Panginoon, ay may kasagutan sa lahat ng aming pangangailangan. At nawa nga po, abutin nyo rin po, Panginoon, yung mga kapatid po namin na may mga karamdaman sa mga oras na ito. Salamat po dahil ikaw ang source ng aming kagalingan. You are the great physician, Panginoon. At sa inyo po, amin pong pinagkakatiwala ang mga kapatidan po namin na may mga karamdaman. Abutin nyo po sila at pagalingin. I-restore nyo po yung kanilang kalakasang physical. I-restore nyo po yung kanilang kalakasang spiritual. Nawa, Panginoon, makamtan po nila ang kompletong kagalingang nagmumula sa inyo. Pagpalain nyo po ang bawat isa na naririto, Panginoon. At nawa nga po, sa amin pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay, ang inyong pag-iingat ang sumaamin sa buong sanlinggong ito. Ang kapayapaan at pag-ibig na kalakip ng ang pananampalataya ay ipagkaloob nawa ng Diyos Ama at ng Panginoong Kristo sa mga kapatid. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat na umiibig na walang maliw sa ating Panginoong Kristo. Amen. 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 God bless you all. Magandang umaga sa inyo lahat.